Good morning mga kanunoy. So ayan na, patapos na tayo ng shift today. So magla-log out na ako. Pa-log out na yung alaga ko, nang gugulo na. So nagliligpit na ako, aayos na kami lalabas. So tuwing umaga ganito yung mga ginagawa namin. Pag gustong-gusto niya lumabas, excited siya lagi. Ayan, so naghahabulan kami lagi kapag tatalian na siya kasi ayaw niya magpatali pero nai-excite din siya. So, sobrang excited niya, ganyan ginagawa niya, naghahabulan kami. So, lalabas kami ngayon, kasama na rin yung pag-exercise niya at bibili kami ng gulay doon sa kabilang kalye kay nanay kasi yung mga gulay doon ay fresh yung mga gulay doon. Bagong pitas sa umaga at talagang basta fresh yung mga gulay doon. So ayan, naglalakad na kami at ayun na nga, nagdumi pa siya. Buti na lang kasama namin si Onyo, kaya ang naglinis, iniwanan na namin siya doon at kasunod na rin siya namin. So nagtatakbo siya, so naghahabulan din kami. At yan, may namit siyang mga naglalakad din ng mga aso, exercise din tuwing umaga. So way na yan, talaga maraming mga aso na gagala or dinadala ng mga amo nila sa labas para igala tuwing umaga. At yun nga, dito banda sa nanay, ayan, nagtitinda siya ng mga gulay, fresh yung mga gulay niya dito, talbosang kamote, tapos andyan yung spinach, Philippine spinach, parang ano siyang tawag sa amin, kulitis ang tawag sa amin, mura lang siya guys, 10 piso yung ano. Oo guys, mura lang talaga yung ano dito, yung mga gulay, 10 piso lang yung bawat tali, marami na siya, ganun din sa kangkong, talbosang kamote, dahon ng ampalaya, meron din gabi, fresh na gabi. Gabi? Oo. So, ayan na, pauwi na kami. So, ganyan talaga siya pag naglalakad kami. Laging tumatako, so naghahabulan kami yung dalawa ni... Si Billy nga pala yung pangalan niya. Makulit siya, Beagle, yung lahi niya. So, ganyan lang po talaga siya kaliit. Ka-1 year na lang yung 25. So, nandito na nga kami, mamimili na kami ng hipon, pusit, at saka yung tahong para sa uulamin namin ngayong tanghali. So magsi-seafood, magbabattered seafood. Seafood daw kami. So ayan, konti lang guys. Konti lang yung lulutuin namin. Ito yung tinipid na pagluluto. Kasi konti lang. Pero syempre, yung anuhin lang natin din. Yung kasha lang sa amin kasi konti lang din naman kami sa bahay. So, hindi naman kailangan namin magluto ng maraming-marami. Pero, sana umabot siya hanggang mamayang hapon. Pero kasi, may kasama kami sa bahay na hindi pwedeng kumain ng seafood. Yung hipon, pusit, at saka tahong. So, kailangan bibili pa kami ng isda din para sa kanya. Para may uulamin din siya. So, dito, medyo mura lang din yung mga bilhin kay Kuya Jun. So ayan na, pauwi na kami. So dumaan kami bumili ng mais para ilalagay doon mamaya. So isang peraso mais na yung binili ko. Malagyan na siya ng mais kasi yung iba gusto ng mais. So andito na nga kami sa bahay. At yung umaga, ganito talagang ginagawa namin. So lilinisin ko lang yung paa niya bago siya pumasok ulit kasi nakapaasyad kasi doon umaakyat sa sofa, so kailangan malinis din ulit yung paa niya. So ayan, papasok namin sa loob ng bahay at ito na nga yung ating mga lulutuin. Sisimulan natin sa mais. Yung mais ay ilalaga muna natin siya para habang nag-aantay tayo, mamaya nalulutuin ang ating mga hipon, pusit, at yung tahong, luto na yung ating mais. So ilalaga muna natin siya. Isa lang yung nilagay ko kasi parang ito pag sobrang dami ng mais natin. Mabilis lang naman siya lutuin yung mais. Mais. Basta yung corn. Basta yung mais natin. Ayan na nga. So ayan na. Gaya ko na yung tahong natin at saka yung pusit at ipon. Ililinis natin isa't isa.
So, linisin natin ng maigi. Simulan natin sa ano, sa pusit. Yung pusit ay unahin natin paglilinis kasi medyo maano yung ano niya, yung paglinis nito. So, tinatanggal ko talaga yung mata nito kasi minsan pangit siya pagkasama yung mata. At tapos yung parang sa gitna ng pusit, parang meron siyang, ewan ko anong tawag dyan, na, parang may shell sa gitna niya. So, tinatanggal ko siya lahat-lahat. Talagang linis ng maigi. Tapos yung parang mahabang shell niya dyan sa loob, tinatanggal pati mga lamang loob. At ako, pag naglilinis ako ng pusit, tinatanggal ko rin yung balat niya. Kasi minsan, parang malansa siya pag meron balat. Pero sa iba, hindi nila tinatanggal to kasi parang kasama na nga siya pagluluto. Pero ako, iba-iba yung ginagawa ko sa pusit. So habang inaantay natin yung mais, ayan, naglilinis tayo ng mga pusit, hipon at saka yung tahong. Dahil medyo kakasahod lang ng sponsor natin, so medyo may budget pa tayo, sasama natin, medyo may budget sa pagluluto ng ulam. Pero hindi ko alam kung aabot na to hanggang mamayang hapunan. Pero ngayon, ang lulutuin natin, ito meron ding isda na sasabawan mamaya kasama yung binili naming gulay doon sa labasan. Na ano siya, spinach ang tawag dito, parang Philippine spinach pero sa amin sa Ilonggo kasi pag tinawag yon kulites. Hindi pa ako nakakatikim, nakakain noon, siguro taon na. Hindi ko alam kung kailan yung last time na kumain ako noon. So ayan, nililinis na natin yung tahong isa-isa. Tinatanggal ko yung parang sa ano niya, parang may mga ugat-ugat dyan sa ano ng tahong, tinatanggal ko rin siya. And then minsan merong mga nakadikit na shell. Okay lang naman kahit hindi natin siya tanggalin kasi pag naluto siya, loob lang naman yung kinukuha natin. And then ito na nga, ginagaya ko na rin yung hipon natin. So yung hipon kasi pag nagluluto ako, minsan buo lang talaga siya, pero dahil meron kami kasama dito sa bahay na medyo maarte, tinatanggal ko talaga yung ano niya, yung parang tawag doon, yung parang chan niya, yung doon nakaano yung dumi niya. Okay, so ayan na nga, uunahin na rin natin ilalaga yung tahong para mamaya ilalagay na natin siya pag nagisa na natin yung pusit at saka hipon. So mabilis lang naman lutuin yung tahong, pag medyo naanga na siya, okay na yon, luto na siya. Okay, so ayan, pusit, nililinis ko ulit. Parang ayaw bitawan yung pusit kapag hangga't hindi siya namumutla. Ganun ako pag naglilinis. So ayan na nga, tinatanggal ko na isa-isa yung parang ewan ko. Diyan yata nagdudumi yung mga hipon. So tinatanggal talaga siya kasi may kasama nga kami dito sa bahay na medyo maarte sa pagkain ng hipon. Kasi pag kinakain niya yan, talagang tatanggalin niya yan bago niya kakainin. So ayan na, almost prepare na yung mga ano natin. Hipon, pusit, at yung tahong. So luto na rin yung tahong. Luto na rin yung mais. Hanguin na rin natin yung mais para makapag-isa na tayo ng ating seafood. Battered seafood yung tawag. Platter sana sabihin ko pero hindi ko alam kung anong tawag nila. Basta seafood siya. Seafood, okay. So ayan na, ang mahiwagang kawali ko. Ilabas ko na siya dahil dyan ako magluluto. At meron din kaming samjang. Ako naglalagay ako ng samjang dito sa seafood kapag nagluluto. Yung isa, may isang klase siya na pula, yun medyo maangang siya. Dahil hindi lahat kumakain ng maanghang dito, so ito lang muna ang gagamitin natin, yung green. Para siyang hindi ko alam kung soybeans ba ito, basta samjang. Nilalagay ko siya, and then yung bawang. Sa bawang naman, pag naglalagay ako ng bawang, hindi ko siya minimince gamit yung kutsilyo ng pa isa-isa. So gine-grater ko siya, yung grater ng ginagamit namin sa cheese. So ayan, magsisimula na tayong magigisa.
So star margarine yung ginamit ko na garlic flavor. Kasi ito mas masarap talaga siya, mas malasa. Ito yung kung wala ka talagang butter na magagamit, ito perfect to para sa may garlic, malasa na siya. So ganyan ang ginagawa ko sa bawang para hindi ko na siya i-mince, and gine-grater ko na lang siya para pantay-pantay din yung size ng mga hiwa-hiwa niya at talagang maninipis. So ayan, star margarine na garlic, tapos yung gine-grate natin na ginigisa lang. Inuna ko yung hipon para mas mabilis siya mauna siyang maluluto, kasi yung kusit kasi pag niluluto siya minsan parang medyo kumukunat siya pag na-overcook. So yung hipon okay lang kahit ma-overcook siya, walang problema, walang magbabago sa texture niya. Pero yung kusit, yan nga, medyo kumukunat siya pag na-overcook siya. So pinasunod ko na lang siya, and then pakukuluin lang natin siya, sasangkot siya ng medyo matagal-tagal, and then ayan, lalagay na natin yung samjang na paste. So yung isang parang dalawang klase siya, yung isa medyo mabubuo-buo, then ito medyo fine yung ano niya, texture niya. So ayan, hindi naman siya maanghang kasi tinikman ko nun kanina, kasi baka mamaya sabi ko baka maanghang kasi parang may chili sa ano niya, sa takip niya. So inisip ko baka maanghang, ayoko nang maanghang. So ayan, pinapakulo lang natin siya, and then nagkaroon na rin siya ng sabaw, so pwede na nating timplahin, and then maya-maya ilalagay na rin natin yung tawag dito, yung tahong. So ayan, tinitikman muna natin kasi syempre para malaman natin kung ano talaga yung lasa niya, kung okay na siya. So, okay na yung lasa, sarap na siya, and then yung tahong para maghalo na rin siya sa flavor, or mahaluan na rin siya ng flavor ng ating niluluto. So ayan, and then yun lang talaga guys yung tinimpla ko sa kanya. Ayan, nilalagay na rin natin ng mais para mag-absorb na rin siya ng flavor at magkalasa din. Yung pinaka-tinimpla ko lang dito is star margarine or yung margarine na garlic flavor, tapos yung bawang, paminta, yung samjang, and then yung magic sarap. Yun lang yung nilagay ko dyan, and then okay na talaga yung lasa niya. Masarap, sobrang lasa niya. Dinadagdagan ko siya lagi ng paminta kapag medyo, alam mo yun, hindi siya masyado, hindi ako mahilig sa mangang, pero yung angang kasi ng paminta, light lang siya, medyo kumukurot lang siya sa dila natin kapag kinakain. Ito na nga mga kanunoy, isunod na natin yung bangus. Dahil ito, special talaga yung ulam na to. Kasi nga, may kasama kami dito sa bahay, hindi siya pwedeng kumain ng seafood. Ayaw niya ng mga hipon kasi basta hindi daw masarap ang hipon, sabi niya. Kaya may sarili siyang uulamin, so ito yung bangus. At nilinis ko nga yung bangus, nilinis na rin to sa binilan ko. So hindi na to natin nakita kanina kasi hindi na siya na videohan. So ito na yung uulamin niya. So aabot na siya nito ng hanggang mamayang hapon. So budget niya, sarili niya lang din to guys. So ayan, hiniwa ko na siya, and then nag-request pa siya na yung buntot ipiprito daw niya para may prito siya, at the same time meron din siyang sabaw. So dito natin ilalagay mamaya yung spinach or yung kulitis ngayon tawag sa amin. So ayan na yung buntot, nilinis ko na rin siya. Ito yung pang luto dito mamaya sa sabaw. Guys, masarap talaga yung sabaw nito, yung sabaw ng gulay na to.
Naalala ko, pag sa amin kasi, para siyang, kung tutuusin, parang damo-damo lang siya. Pero, meron talagang binibenta na, or sariling tanim na, pwede mo siyang gulayin talaga. Hindi ko lang alam kung sa amin lang to sa lugar namin, or meron ding iba. Kasi dito, meron din eh. So, malamang sa malamang, nagluluto din yung iba. So, ito lang yung pinakasangkap niya. Kamatis, sibuyas, yung white na sibuyas yung nilagay ko. At yan nga, yung kamatis. At then, pakukuluan ko lang siya. Paluluto lang natin yung kamatis. Hindi ko na rin siya nilalagyan ng luya kasi ang pag nagluluto yung nanay dati, parang wala naman siyang luya. So, ganyan lang, kamatis. Actually, wala nga din kamatis eh. Wala ding sibuyas. Talagang ano lang. Laswa lang. Laswa lang yung tayo. Talagang isda lang at saka ito yung gulay. Then, aasin at yung, yun nga. Magic sarap yung nilalagay ko dito para malasa siya. And then, yung paminta. So, ganun lang. Marami na to guys. Ito, 10 piso lang talaga siya yung tali. Pero maraming marami na siya. And then, fresh. Matagal din siyang malanta. Kasi nga, kasama yung ugat. Pag nag-ano sila. So, feeling ko parang tanim talaga to nila nanay. Doon sa baba. Doon mismo sa pinagbila namin, may taniman sila doon sa baba na parang malapit sa sapa. So, medyo mga matataba yung mga gulay doon na pananim nila. So, sa tuwing umaga, pag may gusto kang trip mo maggulay, punta ka lang doon, masarap mamili doon ng fresh na mga gulay. So, ayan na nga, nilalagay ko na yung bangus. Sa bangus kasi, halos hindi sila kumakain dito. Si Lola lang at si Tita at ako yung kumakain kasi... Kumakain sila ng bangus pero yung boneless siya, kailangan boneless siya. Pero pag may tinik, hindi sila talaga kumakain. Talagang tatlo lang kami nila, Tita. And si Tito, kumakain din ng may tinik na bangus. Pero pag ayun, boneless, nakakain sila. So ganyan lang siya guys, pakukuluin mo lang siya para may sabaw tayo. So meron tayong seafood at the same time may sabaw din. Ganyan lang din siya, pakukuluan lang maigi. And then yung kamatis, palulutuin natin siya. At kapag natudurog niya yung kamatis, lutong-luto na siya. Nagdidilaw na yung sabaw niya, pwede na natin ilagay yung gulay. And then yung gulay, mabilis lang din siya maluto kasi... Leffy naman siya. Leffy talaga. Mabilis lang siya maluto. So, ayan. And then, after nyan, pag kumulo na ulit kasama yung gulay, timplahin lang. And then, ayan na. Ayan na yung luto ni Nunoy. Pwede na magkaon. Kaya ako minsan guys, kapag sa umaga, hindi ako kumakain kaagad, hindi ako nagkakanin. So, nagkakapi lang ako kasi ganito talaga yung ginagawa ko tuwing umaga, nagluluto, mga around 9 or 10, para na yun sa lunch namin, 10, 11, para ano na siya. Ayan na, luto na yung sinabawan natin na... Laswa ang tawag sa amin, pero baka may other term din siya or ganung luto din sa iba.